Sa mga balitang pambansa, dumarami pa nga ang mga biktimang gustong lumantad at tumestigo laban kay Apollo Quiboloy. Kasunod din ang pagkakaaresto sa leader ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sa panayam po ng programang ito kahapon, sinabi ni Police Brigadier General Nicolas Torre na hindi bababa sa 5 magulang ang nakikipag-ugnayan sa kanila sa ngayon. Posibleng takot daw sa Angels of Death ang mga biktima kaya't natagalan silang lumutang. Isa yun sa mga rason kung ba't hindi sila naglalakas loob na lumapit sa police. Kasi yun nga ang perception na walang mangyayari dyan dahil malakas nga ang impluensya ni Quiboloy. Pero ngayong nakakulong siya, nagkakaroon sila ng lakas ng loob na mag-voice out ng kanilang mga sentimento. Yan nga po ang tinig ni Police Brigadier General Nicolas Torre. Nanawagan naman si election lawyer Romulo Macalintal sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang patakaran kung saan pinapayagan ang mga opisyales ng gobyerno na magpatuloy sa posisyon matapos tumanggap ng party list nomination. Ayon kay Macalintal, labag sa saligang batas ang patakaran ng COMELEC. Base raw sa konstitusyon, hindi maaaring makiisa sa pangangampanya at politikal na aktibidad ang mga empleyado ng gobyerno. Humiling na ng Temporary Restraining Order o TRO ang election lawyer para hindi maipatupad ang patakaran sa 2025 elections. Dapat the moment na maghain siya ng kanyang certificate of acceptance of nomination, automatically resign siya. Napakalaki ng advantage na makukuha ng nasabing mga government employees. Na government employees sila, gamit ang pondo ng pamahalaan, ay nandun sila at nangangampanya. Yan nga po ang tinig ni Attorney Romulo Macalintal. Sa iba pang mga balita, posibleng madelay ang extradition o pagpapauwi kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves mula sa Timor-Leste. Sasailalim sa mga bagong hakbang sa korte doon ang hiling ng Pilipinas na mapauwi ng bansa si Teves. Pinoprotesta pa raw kasi ng legal team ng Sinibak na mambabatas ang desisyon ng Timor-Leste tungkol sa extradition ni Teves. Dahil dyan, muling maglalatag naman ng ebidensya ang gobyerno ng Pilipinas kaugnay ng nasabing extradition case. Kumpiyansa ang Department of Justice na mananatili ang desisyon ng Timor-Leste na pauwiin ang Pilipinas si Teves. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.